Hello guys, welcome back to my channel. Andito tayo ngayon sa forest Skugen, Kakahuyan. Panoorin natin yung paano mag-cut ng kahoy dito sa Sweden. So, tara, let's go. Ayan, andito na yung machine na magka-cut ng kahoy. Oh! What? Oh! Uy! Oh my God! Oh! Hindi tayo makalapit kasi delikado eh. Baka hindi tayo makita dun sa operator ng machine na yan. So dito lang tayo sa malayo. At hindi rin niya alam na andito ako nag-film. Ito palang ano, Kakahuyan na to is yung may-ari, yung asawa, yung farmer na ano, asawa ng kapatid ko. Si Jan Olof. So sa kanya itong mga kahoy na to, nag-hire siya ng tao na gagawa ng ano, pag-cut ng mga kahoy na to kasi ano, ibibinta niya na itong mga kahoy na to kasi malalaki na. So now is the time for to harvest them. Ayan oh, parang kamay. Oh, parang kamay lang. Tapos. Ayun. Oh. Ang bilis lang. Ayan, malaki na yung inaano. Malaking puno na yung puputulin. Oh, ang bilis. Isang minuto lang at putol na. Grabe, ka-high-tech talaga. Ayan, ang bilis lang linisan yung ano, yung mga sanga ng kahoy, ang bilis, inaano lang, ginagalos lang sa makina na yan. Parang lalapit sa akin ah. So delikado pag lalapit tayo doon. Oh, yun. Oops. Tingnan niyo mga guys, oh. Oh. Kakaiba. Oops. Bakit kaya hindi niya pinutol itong ano? Itong malalaki na
dito sa harap, sa harap ko. Ganda sana pag ano, makalapit tayo, konti. Pwede naman siguro. Hindi ko baka magalit. Oops. Oh my God. Pati pala maliliit, pinuputol. Yung isang puno ng kahoy is hinahati sa apat na piraso. Pinuputol ng 4 pieces. So mga ganyan. Yung isang pirasong kahoy, mga 5 minutes lang, tapos na. Tapos na siyang linisin. Grabe. Ganyan pala dito.
konti. Tingnan niyo guys kung paano nilinis yung puno ng kahoy. Inaano lang siya. Ayan, ayan. Ayan. Oops. Oo, ang laki nun. Grabe oh. Dito naman siya sa left side. Inaano talaga.
ilalagay yung naputol na kahoy sa isang lugar. Kasi pag hahakutin na itong mga kahoy na to, so hindi siya kalat. Kailangan ano. Uy. Oh my God. Ayan, nag-ano siya, naghinto, nag-pause. Several days later. Continue natin yung panonood ng pagputol ng kahoy dito. Ayan, yung kamay na yan, parang ano. Ooh. Parang may dalawang mata. Tingnan nyo, para lang ano, para lang nag-ibot o kuan. Gamay nga tanong ang. Ang bilis. Tinutulak siya para hindi mapunta sa kalsada kasi tabi lang to ng kalsada. Tinutulak siya ng machine para sa safety. So, ganyan na po. Inaano yung mga kahoy na naputol.
tina ginatapok. Kung sa Bisaya, gitapok. Dito sa ano, malapit sa karsada yung mga kahoy is meron talagang assistant na isang tao kasi baka mapunta dito sa karsada yung kahoy at may mga sasakyan na dumaan kaya delikado. So kailangan merong isang nagano. Meron isang assistant yung nagpa-power so sa kada bawat puno. Para ano, para safe yung kahoy na hindi pumunta sa daan, sa kalsada. Kasi napakadelikado kung mayroong mga sasakyan na dumaan at matamaan, matumbahan sa mga kahoy na yan, sa kahoy na pinutol. Ah, mayroon siyang parang kadina pala na mag ano, ayun. Maggalos sa puno ng kahoy, tapos eto, atras tayo kunti, baka matumba yan dito. Ah, tinutulak siya ng ano na yan, kamay na yan. So ganyan lang yung ano, technique pala nila dito pag nasa tabi ng kalsada yung mga puno ng kahoy.
di muna pinutol yung dito sa bandang harap para may makaali kung sakaling ma, pero useless din kasi mabigat talaga ang isang puno ng kahoy. Yun naman yung isang machine, naghahakot sa mga naputol na kahoy doon sa may looban. Doon, hinahakot niya yung mga kahoy doon na naputol at tinadala dyan sa gilid ng kalsada para madali lang siyang hakutin. Madali lang siyang hakutin pag dadalhin at ang mga kahoy na yan doon sa lumber. Para lang kamay. A few moments later. Ayan, punta na sila doon sa looban ulit. So, ayan guys. Tapos na tayo sa panunood kasi lilipat na sila doon sa may looban. Ayan, yung dalawang machine. Pumapasok na naman doon sa may party ng looban ng forest na yan. So, hope you guys like this vlog and please hit the like button if you like this video and don't forget to share and subscribe my channel. Bye bye! See you in my next vlog.